Ibig sabihin po, tayo po ay bahagi ng Central Luzon Conference. Naghahanda pa lang po tayo para maging sariling mission o conference. Para po sa in-appoint na leader dito sa Cavite, ang ibig sabihin po noon, wala po akong magagawang masyadong wala po akong kapangyarihan. Ang title ko po, Vice President. Kaya kung ano lang po yung literal na order galing sa konferensya, yun lang po ang aming ginagawa dito sa Cavite. Whether mabilis ang bumilis ang gawain o hindi, kami po ang nakakaalam noon. Pero sa ngayon po, limitado pa ang ating mga pagkilos. Pero meron po tayong magagawa na hindi tayo sumusuway sa kanilang instruction. Kaya sabi ko po sa ating mga kasamang team sa Cavite Satellite, ating mga director, habang iniintay natin ang pag-ibig nating misyon, ibig sabihin ay pagsasarili natin. Magkakaroon tayo ng sariling constituency na kayo mag-i-elect ng inyong mga officer. Gagawa tayo ng ating programa. Nabase rin sa programa, hindi na-download. Iaanda na natin yung tinatawag nating makinarya. Yung organisasyon natin. Kahapon po, pinanggit ito doon sa lecture ni Sister Jane. Galing din sa iyo. Sabi doon sa isang quotation, the success of any group is dependent on the way it is organized and the mechanism put in place for its management. Nagsasalita po ako ngayon bilang appointed vice president. Ang goal ko po mga kapatid, speaking from my heart, ay ma-organize ang Cavite. In such a way na yung ating mekanismo ay mailagay sa lugar para mapamahalaan natin ang gawain ng maayos sa ating teritoryo. At gagawin po natin yan sa pamamagitan ng care group. So ano po ang kaibahan ng Cavite sa Central Luzon Conference at sa iba pang mga konferensya? Ang kaibahan po natin ay ito. Marahil, hindi ko naman sinasabing, marahil, ang care group po sa kanila na promotion ay para sa Philippine for Christ. Alam niyo ba yung gagawin natin sa isang taon? July. Malawakang pangaral sa buong Pilipinas. Ang tawag natin, Philippine for Christ. Ang pangako ng ating Pangulo ng North Philippine, ng ang CNC, sabi niya ay 50,000 ang goal natin na souls to be baptized sa Philippine for Christ. At yung pong ibang mga misyon at konferensya sa ating union. Kaya po ngayon, inaapura ang care group. Bawat iglesia o bawat distrito, bawat iglesia dapat mag-organize ng care group. Ang kaibahan po natin sa Cavite, i-organize natin ang care group hindi lang para sa Philippine for Christ. Ha? Ito ay hanggang dumating na ang ating Panginoon. For life. Ito ang gagamitin nating sistema o organisasyon o mekanismo para mapakasiwahan ng maayos ang gawain dito sa Cavite. Bakit? Sa akin pong 30 taon sa gawain, lumawak po ng lumawak ang gawain ng Panginoon sa Pilipinas. Dumami ang ating miyembro hanggang hindi natin maalaman na kung paano pangangasiwahan, kung paano i-manage. Sino po dito ang church elder? Okay. Thank you very much. Tatanungin ko kayo, paano yung pinangangasiwahan ng inyong local church? Paano nyo natitiyak na bawat kahanib ay inyong napamangasiwahan? Naaabot ang kanilang
Kung mayroong order galing sa itaas na activity natin. Oh, halimbawa, SOP, Spirit of Prophecy. Ano po ang libro natin for this year? Book of the Year. Steps to Christ. Mahalaga po ito, mga kapatid. Organisasyon tayo eh. Ang Book of the Year natin, Steps to Christ. Ang sabi ng ating organ, ng ating mga leaders, lahat ng mga kaalim dapat mayroong Steps to Christ. Nabasa nila ang Steps to Christ at maibabahagi pa nila ang Steps to Christ na kanilang pinag-aralan sa iba. At kung maaari, bibili pa sila ng additional Steps to Christ at ipamimigay. Ilan ang members mo? 60 lang. Ha? 60. Ilan ang Steps to Christ na nabili nyo? 20 plus lang. Paano na yung iba? Wala. Magkano lang yung Steps to Christ? 150. Walang pamili. Di kawawa naman sila, hindi nakabasa ng Steps to Christ. Oh, nakita niyo ang punto ko. Hindi natin napapangasiwaan kasi wala tayong ano, mekanismo o organisasyon. Organized church tayo. Pero pagdating ng tanong, paano mo pinangasiwaan ng iyong church? Pastor, meron lang ako ito eh. Tayo ako ng tayo doon eh. Tama hindi. Pero kung meron tayong church na inorganize into templo, madali. Sino ang leader mo? Ito kasama mo leader. Yun lang ako sa akin. O, ilang tayo sa inyong templo? 15. Ilang steps to Christ ang kailangan nito? 15. O, sister, 15 steps to Christ. Bawat isang member mo. Ayan. Another thing. Gusto ko lang napakita sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng organisasyon. Kasi po, tama ito eh. Nakadepende ang gawain ng Panginoon sa maayos na organisasyon. Okay. Ilan ang inyong miyembro? Ha? 300. Ilan ang binibili niyong quarterly? Pang-adol. Ha? 150. 150 na tayo. Ah. Okay, ganito po. No, kaya ako tinatanong yan sa experience ko. After 11 years, nabalik ako sa district. Gusto ko mag-district work. Pagdating ko dun sa district, magkakautang na naman ako. Kasi yung lesson ng quarterly, naka-church o pastor eh. mga kapatid, nakala na yung mga order niyo. Hindi binigay yung order. Abay na ang gulat ako kasi limang po ang miyembro ang ino-order na adult ay 15. Ang children, 3. Yung iba pang mga juniors, 6, mga ganun. Sabi ko, ano na yung ginagawa ng iba? Paano? Ako pastor na pag-abag ako. Ibig sabihin, marami sa ating mga kapatid, hindi na nag-aaral ng lesson. Paano nyo yung natitiyak? Wala. Basta, kaunti lang ang order. Kayo po mga elder, pag dumating ang Panginoon, tatanungin kayo, nasaan yung kawang pinagkatiwala ko sa'yo? Ilan? More or less? Gaganyan na ito, pastor. Diba? Hindi po po pwede. Hindi. Bawat isang kaluluwa, mahalaga. Kapag ka naghikaya tayo ng kaluluwa, natanggapin si Kristo at mapabautismo, tandaan mo, responsibilidad natin yung kaluluwa na yun. Kasi, yun ay nadama ko nung ako ay nasa loob ng iglesia. Nadama ko ang responsibilidad nung elder na nag-aalaga sa akin. Every member counts. Kasi po, yung aklat ng langit, naniniwala naman tayo,
Mayroong aklat sa langit. Aklat ng ano? Buhay. Buhay. Tsaka aklat ng ano? Buhay. Remembrance. Right. Ano po? Lahat ng tumanggap kay Kristo sa kamatala. Aklat ng? Buhay. Walang nakakalimutan. Pag nagpabautismo, automatic, may guardian angel dyan. Yo! Anak ko na yan. Nasa lang aklat na ng buhay yan. Bantayan mo yan araw at gabi. Eh tayo, apura tayo ng apura ng pagpapabinya. Pero pagpapabinya ka na, wala na, hindi na natin. Pabinya ka pa na, bahala ka na. Survival dito sa Seventh-day Adventist Church. We can do something. And that, my friend, this is the time. Malapit na dumating ang Panginoon. Kanina, habang nag-intay dito, naato ako, nag-open ako ng Facebook. Yung panang September 23, 2017. Maraming nag-aabang. Eh, dito na ang buwan na yan. Na ito. Alam nyo ba kung anong mangyayari sa September 23? Ha? Okay. Hindi ito chismis. Ito ay nasa Facebook, sa internet. Ha? Okay. Merong mangyayari. At ang ultimo ay katapusan ng mundo. Ha? Basahin nyo na lang, pero tayo naman Adventist, enlightened tayo eh. Alam natin. Ang ibig ko pong sabihin, hindi lang tayo ang naniniwala kung malapit sa paluna ng mundo. Marami na mga tao. Tayo mas enlightened. Pero bakit tayo natutulog? Okay? Now is the time. This is the place. Kasi inorganize tayo eh. Bago. Ngayon lang tayo binubuo as a mission or conference. Kaya mag-uumpisa tayo dapat, tama ang ating organisasyon. Hindi ko ako papagalitan ng CNC pagka ito ang aking project. I-organize namin ng Cavite through care group. Kung ayaw nilang mag-organize through care group, bahala sila. Basta ako sa Cavite, through care group. Sabi ko po sa mga pastor, masterin na ninyo ang care group. Kasi, dadating ang panahon, pagka tayo na organize na, i-evaluate natin kayo, hindi ka basta tatagpuin ilan ng iyong nabinyagan, ilan ng iyong na-retain. Di ba ganun ang tinatanong ngayon? Ang itatanong ko lang, simple, ilan ng iyong care group? Ilan sa mga miyembro mo ang miyembro ng care group? Simple lang eh. Pagka miyembro ng care group, ibig sabihin yun, naalagaan mo. Nadadalo yun. Nagbabagol study yun. Merong fellowship yun. Merong kaibigan sa church yun. Miyembro ng care group eh. Pag may problema yun, may kadamay agad yun. May care group eh. Pag mag-harvesting gathering, may call yun. Pag kailangan ng Spirit of Prophecy, Book of the Year, meron siya. Bakit? May leader na mag-aatorga sa kanya, mag-aalaga. Hindi na siya yung, kasi ano ba niya? Hindi naman ako sinabihin ni Elder eh. Oh, pakita niyo. Ha? Dapat, alagaan ngayon, tutukan, bantayan, damayan. Through air group. Kaya po ang mga elders, magiging simple ang ating pangangasiwa. Simple. Mga pastor, simple ang pangangasiwa pero efektibo. Kasi ayos ang ating sistema. Kapag ka nagkaroon ng problema, alam mo kung saan mo pipihitin. Diba? Kasi organisado kayo eh. Alam ng bawat isa ang kanyang papel na ginagampanan sa loob ng iglesia. Eh ngayon, tanongin ko. Magtanong tayo, dumadalo, puno. Random. Kapatid, ano bang papel mo rito sa church? Hindi ko nga po alam, pastor eh. Basta ako, Adventist, pag Sabado, dadating ako dito, makikinig ako ng sermon, may higay ako ng order, pag dumaan yung diakono, sa hapon, babalik ka. Typical na member. Typical na member. Wala eh. You know what I'm saying? Sa dami ng ating programa na ipinopromote ko dito sa pulpito ng mga departamento ng isawa. Oo, makikita kayo. Ito na yung pupunto ako. Baka mapagkamalan nyo ako, ha?
lahat ng departamento nagpo-promote dito. Tama hindi? Aatin dyan ng seminar na pinatatawag ng mga directors natin sa konferensya. Okay. Ilang doon sa mga pinopromote dito ang napapakinabangan ng mga kapatid. Ibig sabihin na nakikisampot sila. Kasi ang promotion dito laging general. Yung may gusto, sumama. Yung ayaw, wala. Di ba? Pero pagka may kirinom tayo, hindi pwede yung general na ba ito. Lahat asahin. Ah! Pastor kasi, Iglesia ni Cristo ito eh. Pero alam mo sa Iglesia, hindi pwede yung saling pusa. Pag umabsent ka, ako may nagkaroon kami ng kasama sa bahay, Iglesia eh. Ha? Sasabihin niya sa aming misis yan, palaki kay misis, sasabihin niya, hindi, ala ako sa, ano, sa Linggo o sa Huwebes. Eh, nasa ka? Eh, kasi sisimba ko dun sa amin. Simbahan. Hindi sa kanila. Umuwi. Sa kanilang lugar. Pero pagbalik niya, daladala niya yung kanyang katibaya na siya nagsimba dun sa malayo siya. Pagka wala siya nung ganon, eh, absent siya. Mayroong itinatawag natin accountability. May time card sila eh. Accountability. Kasali mo dyan. Involve ako dyan. Adventist ako. Bibigyan ko kayo halimbawa pa. Kasi tayo Adventist lahat. Mahilig tayong gumawa ng project. Ano yung ginawa natin lately? Yung mamimigay tayo ng babasahin? Hope Impact. Hope Impact! Hope, impact tayo ng hope, impact. Wala lang ang hope, wala pang impact. Alam niyo yun? Ilan ang nagpunta doon sa Quezon City Circle? Bakit? Bakit? Walang organisasyon eh. Wala. Ah, mga kapatid, tatay yung elder, tatay yung EY, or yung Voice of Spirit of Prophecy Coordinator. Mga kapatid, Spirit of Prophecy, hope, impact po tayo. Pupunta po tayo doon sa Quezon Circle, doon po tayo magko-congregate at gagawa tayo ng impact. Ayun. Kinahaponan, siya lang ang nandun. Nasaan ang tiga bayanan? Nandun po, may program sila. Bakit? Walang organisasyon. Naunawa niyo, ibig ko sabihin. Pag tayo may care group, lahat ng kaanig na aktibo care group members, mga kapatid, mamimigay po tayo ng babasahin. Hope Impact, hindi na doon, malayo yun eh. Dito na lang tayo sa Cavite. Magkikita-kita tayo dyan sa Hayas. Mamayang hapon, alas dos. Care group. Ah, ilan? Care group mo nandun, ha? Care group mo. O, hindi nandun. Sino ang nagpo-promote? Hindi na care group. Kasi siya yung taka-direkta sa mga kapatid. Alam niya kung sino yung walang pamasahe doon. Alam niya kung sino yung may sakit doon. Kaya pag nagtanong, nasan yung miyembro mo? Pastor, hindi na nadalo si ganito. Bakit? May sakit. O, di exacted, may sakit eh. Pastor, hindi na nadalo. Bakit? Walang pamasahe. Ba't di mo sinabi? O, you know what I'm saying? Tulungan. Tulungan, ganun eh. Pero lahat kasakli. Bakit? May organisasyon. Kaya yung po ang kaibahan natin. Yan po ay pangitain na gusto nating mangyari sa gawain ng Panginoon dito sa Cavite. Gawain may accountability. Pag tinanggap natin ang tungkulin, paninindigan natin, tatanggapin natin. At ang pinakamaganda po kung nakita ang mga kapatid, panahon na ipinupromote ng pansalibot ng Iglesia ang care group. Ito yung sagot sa ating pangangailangan. Amen. Amen. Amen! Ngayon mga kapatid, ang conclusion ko ito, kayo po lahat na nandito ngayon. Kayo po yung mga kapatid dito sa Cluster 1. Kayo po yung nalimining sa kabanan. Kaya po ako'y natutuwa. Kasi, alam niyo kung baka daw pang pala mo, makasama ko yung mga taong mayroong
magkaparehong passion. Nakaka-encourage po yun. Kasi actually po, ako ay nanlulungo na. Kasi walang buwan na kami rito. Yung gusto ko namin gawin, hindi namin magawa. Kasi dapat, ayun ang ibig sabihin, maghihintay pa rin tayo. Pero nandiyan kayo, lumalakas yung tuwag namin. Pangalawa, kayo pong mga nandito. Malagay ko, kayo yung sinasabi sa lecture natin na sumunite. Amen. Okay. Hindi na sir. Dapat pinapromote dito, pastor, yung commitment. Ito na yung mga commitment. Mga commitment dito eh. Ah, kasi, sabi ko kay pastor, pastor mo kailangan dito kasi may pasok eh, may trabaho. Pero dumating kayo dito, mga pastor ko nga wala rito eh. Tandaan nyo, papagalitan ko yung mga wala rito. Ha? Iniwanan nyo ang inyong pamilya, iniwanan nyo ang inyong trabaho, priorize nyo ang inyong certification na ito. Amen. Kaya lang si Brother Alex, alam nyo, kailangan siya mag-alis. Pero kasalanan natin. Kasi ang nakalagay sa program, hanggang alas 12, eh ang kanyang appointment, alauna. So, talagang dapat umalis na siya. Kaya nung magpaalam siya, sige, sige, ingat ka. Nangitindihan ako, kasalanan namin yun eh. Hindi kami sumunod sa program. Pero you are committed. Amen! Amen. At sana po, huwag kayong magbabago. Yes. Sister, ako ay natat sa iyong luha. Alam niyo ako mababa din ang luha mo. Alam ko yung luha niyo, ay commitment. Mahirap ang pagbabago. Tandaan ninyo, mahirap ang lahat ng pagbabago. Yes. Mahirap. Pero, wala naman tayong choice. Kung hindi natin babaguhin ang sistema ng gawain, magpapamitin na naman tayo ng libo-libo. Wala rin namang mas. Ayun naman ang saying. Yes. Promote tayo ng promote, ang mga kapatid. Ganun pa rin ang kalagayan sa pananampalataya. Tanungin mo, ilan ang books ng Bible? Baka hindi masagot eh. Ilan ang books ng New Testament? Baka hindi masagot. Pag ginulat mo, teka pastor, tingnan ko lang ang index ng Bible mo. Ano tayo paglaban ng Sabat? Mga kapatid, this is nagugurog yung puso mo. Pagka tinignan ko, ilan ang nag-aaral ng Sabat school lesson? Ay, yung teacher eh. Tanong lang tanong. Siyempre, ganun ang teacher, facilitator eh. Magtatanong ka lang, papabayaan mo sila. Eh, wala sumasagot. Nag-sermon na lang siya. Bakit walang sumasagot? Walang nagka-participate? Walang nagkaroon ng leksyon. Pero akala nila, maliligtas sila sa ganoon. Mga kapatid, ha? Hindi tayo titibay sa pananampalataya pag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Seventh-day Adventist Church, tinulungan tayo ng ating iglesia, nag-provide ng lesson na titiyak na tayong lahat ay lalago sa pag-aaral ng Biblia dahil may guide tayo araw-araw magbabasa tayo ng lesson. Tama hindi? Yeah. Hindi lang yun. Sa umaga, binigyan tayo ng morning watch. Meron kayo morning watch? Yeah. Hindi kayo masakta. Meron kayo morning watch? Yeah. Devotional book. Kaya po yung programa ng church, tinitiyak na ang lahat ng mga kapatid kung ano man ang gagawin sa buong paghapon bago lumabas ng bahay, na pag nilay-nilay na ng salita ng Diyos, nakapag talaga na sa Panginoon bago lumabas ng pinto. At pagdating sa gabi, iipunin ng pamilya, mag-worship sa Sabbath school, quarterly. Tama hindi? Yan po ay paraan ng paglago ng ating pananampalataya. Pero maraming mga kapatid na naman. Bari wala na yan. Bakit? Walang nag-i-encourage. Pwede naman pala wala eh. Kaya nakita ninyo, maya-maya, hindi na dadalo, tatabagan. Nandun na sa dati na. Nakikinig, nakikibuloy. Bakit? Hindi na lang. Bakit? Walang nag-aaya. Kapatid, sa Sabado, dito ka sa ating care group, ha? Ito ang iyong quarterly. Karanasan po ito. Ang huli ko pong distrito, bago ko madala dito, sa Cavite, ano yan? Sila, Cavite, Tingkahap, hindi, yung Imperial, Lita,
yan. Ano? Nanlumo ako kasi pag tinignan ko sila sa dami nila, ang order ng Waterloo, konti. Pagkatapos, ang dami mga bata, ang order, apat. Sabi ko, ano pinapakain nyo sa inyong mga anak? At pagkatapos, gusto nyo ng inyong mga anak manatili sa loob ng iglesia. Gusto nyo ang inyong mga anak hindi marunong sa drugs, hindi masama sa mga nagse-sex po. Ano yung tawag doon? Alam nyo yung mga bata kami mga maliliit na mga bata, mga dalagita, mga binatilyo, nagte-text, pero yung mga tinetext. Tapos magagalit kayo, iiyak kayo. Eh ang dahilan lang, hindi kayo nag-worship. Wala silang lesson pattern din ang pinag-aaral. Alam nyo mga kapatid, wala daw pera. Sabi ko, lahat ng walang pera, bigyan ng quarterly. Pastor, saan natin kukunin? Eh, di si church fund. Sabi ko lang ganun. Pero alam nyo, nagkaroon sila ng mga quarterly. Sila mismo doon sa kanilang care group ang gumawa ng paraan. Care group eh. Oh, no. Oh, ikaw, quarterly. Di lahat may quarterly. Wala akong pera. Eh, di nung collection tayo dito, tayo. Lahat may ka-quarterly. Nakagawa ng paraan. Pagka may gusto, at huwag nating bibigyan ang mga kapatid ng dahilan. Walang dahilan. Anong problema mo? Walang quarterly. Bakit wala akong quarterly? Pabigyan ng quarterly. So, yun po ang kagandahan ng care. Kasi we care. Wala naman yan. One-on-one na hindi ka naghahatol ng iyong kapatid. May lumapit sa iyo, pastor, na mumpisal. Alam niyo po, tinatawag po ako ng aming boss. Pinag-overtime po ako. Friday evening. Nakonsensya po ako, pastor. Kaya po ako kayo. Nagsasama po sa iyo. Ano gagawin niyo ngayon? Ha? Susubukan kita sa church board. Diba? Susubukan kita sa church board. Saka tatanggalan ka dapat ng ano? Ng posisyon. Ikaw pala yung labag. Akala niya, nag-confide na sa iyo. Bigat na siya sa kasalanan ginawa niya. Pagkatapos, ilulublog mo pa. Kaya may care. Group confidential dun eh. Ang number one rule ng care, group confidential. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, yung ikukwento ko mamaya, hindi ko pwedeng pangalanan, confidential. Pero marami tayong mga kapatid na ganun. Kailangan nila ng isang aalalay sa kanila, hindi nila malaman kung kanino sila magtatapat. Alam niyo, ito kaya mapagkakatiwalaan. Pero sa care group, nadidevelop natin yun. Tulungan, malasakitan, damayan, nandun lahat yun sa care group. Kaya ito po yung general principle na gusto nyong makita. Hindi lang basta tayo maka-organize, kung hindi maipadama natin na tayo yung tunay na nagmamalasakit sa ating mga katimutan na po natin yung pangmalawakang approach. Alam nyo kung bakit? Sa ating pong kasalukuyang kalagayan sa loob ng iglesia. Pagka nailig ang elder. Elder ako. Women ministry, ako. Ay next year, hindi na nailig. Backslide, ako. Eh, pasiklo-siklo kong women ministry, pinalita ko, Pastor. Bakit? Bakit ka sasamahan ko? Bakit? Kasi ang akala natin sa position sa iglesia. Ha? Hindi. Kalimutan natin yung malaki yung approach. Tayo ngayon, ay 10-10 hanggang 15. Care group, pagbutihan mo lang yung pag-aalaga dyan sa 15. Okay ka na. Yung tinatarget mo ngayon, mas maliit, pero makikita mo, mas personal ang dating mo. May kalidad at pagbibig. Kaya yun po yung pagsasalita ko bilang appointed
Hindi elected. Appointed lang po. Kaya pag tayo organized na, pwede ako mapalitan. No problem. Pero gusto ko hanggang nandito ako, ma-share ko sa inyo yung aking pasanin. Sawa na po ako sa paraan na malabo ang paraan ng pangangalaga. Kabihan nyo lang. At hindi pa huli ang lahat. Kasi nandiyan kayo. Committed po kayo. Amen. Amen. Kaya po pagbalik nyo sa inyong mga iglesia, simulan nyo na ang pagpapakita ng vision na ito sa inyong mga kapatid. At sasabihin ko sa inyo, sa tulong ng banal na Espiritu na hihipo sa puso ng mga kapatid, na magpapaaninaw sa kanila ng kabutihan ng care group approach. Lahat po ng gusto natin gawin sa church na gawain, madaling gawin. Sa Imperial, nung alisin po kasi ako doon, hindi pa ako nag-aanin. Kasi inalis ako doon, dinasign ako doon April, inalis nila ako January. So wala pang isang taon. Inuumpisahan ko pa lang yung pero. Kaya nung umalis po ako, nung ako ay galing dito sa opisina, sa Cavite, ang pumalit sa akin, si Pastor Relio. Si Pastor Relio ang napagod sa pandemya. Isang linggo pa lang siya nung pumalit sa akin, nagbigyan na siya ng 3. After 1 week, nagbigyan siya ng 10. Ang problema ito, puno na sila doon. Alam niyo naman yung Imperial, nakarating na kayo doon, puno na sila. So nagpanumala sila, gagawa ng bagong church. Binili nila yung tapat na lote, 200 square meters, 2 million. Eh wala naman mga pera. Paano ko nalaman? Eh galing ako doon. Ang building na itatayo, 4 million. Di magkano na? 6 million. Abay, akalain yung pumasok sa kontrata. 600,000 pesos every 3 months, quarterly, hanggang mabayaran yung lupa ko. O, hindi in, ilan yan? In 1 year? O 2 years? Bayan. Saan sila makuha ng pera? 4 years. Ano mo mga pagkakit? Care group. Gumawa si Brother Tony ng papel. Dinivide-divide yung square-square. Nilagyan ng presyo. At lahat ng mga care group, ipirma kapag gano'n tayo. Pero square meter. Kaya pinapirma ko, Pastor. Galing. Pirma mo na itong kontrata ng deed of sale ng lupa. Sabi ko, sigurado ako mapapayaran mo yan. Oo naman, Pastor. May hinapang natapalatayan mo, ha? Ako ba si Dice? Eh, bakit hindi ako mag... Bakit hindi ako mag-aalala? Eh, pangalan ko na, kapagyan pa doon. Kaya na-appointed lang ako o nakapagyan pa doon. Pastor, care group yan. Walang mahirap, walang mayaman. Kung ano meron, yun ang ibibigay. Ang mahalaga, lahat kasali, walang saling pusa. Nag-gets po nila mga kapatid. Wow. You know what I'm saying? May organisasyon. Alam mo kung sino ang papaganayan mo. Ngayon mga kapatid, ito yung as a leader. I'd like to see the work of the Lord flourish in Cavite by the power of the Holy Spirit and the right organization. Kung maliit ang inyong church, walang problema. Maliit ang organisasyon. County ang care group. Pero dapat lahat kasali. Kung tayo magpapabinyag ng 100 ang goal natin next year, bago pa kayo magpabinyag, kasi goal nyo, 100. Bago pa dumating yung pagpapabinyag ng 100, mag-train na po kayo ng care group leader. Para pagpasok nila, meron na agad leader. Tutulungan po namin kayo. Pastor, gagawa siya ng curriculum para sa certification na ito. Galing po kasi sa union niya. Pero may improve pa ng pastor niya. You know what I'm saying? Yes. Intentional. Ang tawag ko doon isa ay, ano yung tawag ko isa? Deliberate. Deliberate,
intentional and sustainable care group program. Hindi po ito ningas ugo. Natin din po yung isang araw. Hindi. Hindi yan. Kung ano man ang magiging problema dito, so solve it po natin. God will give us the means and the ways to solve it. Pero, sa ating po mga nadinig na lecture, there is no other organization in the Bible. From the Old Testament hanggang sa New Testament in Jesus' time. Hanggang sa New Testament Church nang bumalik si Jesus sa langit. Small group or care group. Oh. Okay? Ngayon, bakit po ako ganito kaalam? Kasi po naranasan ko yan. Ako po ay ipinanganak sa tahanan ng Adventista. Ang tawag natin doon, born Adventist. Eh, wala naman po ipinanganak na Adventist. You are born in a Seventh-day Adventist family. Ang aming pong pamilya, labing dalawang yung magkakapatid, namatay yung isa, so nabig isa. Nanay at tatay ko, Adventist. Ang lola ko, sa father's side, Adventist. Ang nanay ko, Catholic. Napakasawa niyang tatay ko, nag-Adventist siya. Napilitan. Ultimately, naging mas mainit siyang Adventist kaysa sa tatay ko. Pero kami po ay lumaki sa traditional na paraan ng Seventh-day Adventist. Morning, evening, worship hour. Babasa ng primary lesson, Sabbath school. After ng Sabbath school, ng lesson, sa gabi, magkukwento ang nanay ko yung mga kwento ni Maxwell. Maxwell, missionary story. Yun po ay talagang sa umaga, gagather kami ng tatay ko, mag-worship. Lumaki po ako gano'n. Hanggang yung mga kapatid sa church, pagka church school kami eh, di ba sa churches natin may mga program-program lagi. Kaya mga Adventist mga bataan makuhusay sa leadership. Kasi exposed. Maliit pa po ako. Lagi na ang role ko, ang papel ko, pag may drama, may dula, kung ano man yan, pastor. Kaya ako po na-typecast na pastor. Pero ang personalidad ko, hindi po pastor. Kasi po ako'y mahiyakin. Dahil kami po ay mahirap. Walang po maayos na damit. Walang maayos na mahirap eh. Kaya alam mo yun, inferior. Inferior ang pakiramdam mo. Kaya pipilitan lang ako. O tatayo ako, may hawak na Bible. Totoo lang, ako ay pastor, Hanggang ako po ay lumaki. Lumaki po ako sa church. Kasi yung bahay namin, katabi ng church. Ang padirlagan dito. So pagka tinamad kang dumalo, makakapakinig ka pa rin ng sermon. Alam mo yun. Ang amin po mga uncle ay mga tita at tito, talagang mga panatikong sabadista. Kaya wala akong dahilan para ako ay hindi maging isang mabuting sabadista. Sa amin pong church, primary, sino yung primary? Ano yan? Ang kinder, primary, junior. Nasa labas lang po yun. Papasok lang sa loob ng church pagka divine worship na. Kami, nandun kami sa children's room, kaya kanya-kanya naming kwarto. Sisilip-silip lang kami doon. Pag nagsasantasay na, sisilip-silip lang. Sana lumaki na kami para kami makasama doon. Ganun po. Pero very strict ang aming church. Bakit? Eh yun po yung pangatlong church na natayo sa Pilipinas. Bukawi. Pero alam nyo, yun yung pangalawa kayo. Yun yung nakakaligtaan ko. Yun yung nakakaligtaan natin. Given it, born Adventist ka, dapat matatag ka. Dapat alam mo ang doktrina. Pero kahit alam mo ang doktrina, pagdating ng tawag ng sanlibutan, doon ka na masisino. Ako po'y nabuhay ng buhay ng pagbabalat kayo ng mahabang panahon. Mga po'y magkaroon na ng isip, nag-high school na ako. Natutuhan ko na ang lahat ng bisyo. Lahat ng bisyo ko alam mo. Kung anong sugal ang gusto mo, pwede tayo maglaro. Oh.
At ang nagkukunas po ng mga suka po sa ganan ang nanay ko. Pero ako po ay AY leader. Later on, ako po ay ginawang youth elder sa amin. Binata ko. Pagkasabado ng hapon, ang hapon, ako yung leader eh, AY leader. May programa ka sa AY. Ang hapon akong programa sa kanan, AY program. Sa kaliwa, programa po ng karera. Kasi po, adib ako sa karera. Meron po akong runner. Na pagkatapos ng karera, tatakbo yun, tatawagin ako dun sa pulpito, lalabas ako dun sa may antero. Sabi niya, ano ko ba, experience ko yun? Magandang dividend ko. Alam niyo yun? Oo. Oh. Matagal po yung buhay ko yun. Pero alam niyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi, pero kami elder, akala ko ba bakla-bakla? Ano siya yung bang... Malambot lang. Malambot. Pumunta sa bahay. Nominating committee. Sabi niya, Ephraim, po, nag-meeting ang church board, ang nominating committee. Ikaw ay na-nominate na youth elder. Eh ako, sanay naman sa pagbabalat kayo. Eh, okay lang. Di ba? Oh, okay lang ito. Pero alam niya sa ating mga inyo. Pero sabi niya, friend, na-nominate ka. Hindi ako tumanggi. Pero alam niya ang mga pinagkagawa. Hindi rin kita sinumbong. Hindi ako tumukod. Kasi alam ko, may panabala sa iyo, Panginoon. Amen. Ha? Alam niyo naman ako. Tinanggap ko at sinikap ko mabuhay ng matuloy. Amen. Nang kaunting pa natin. Kasi alam nyo, pag yung gano'n na hindi ka hinatulan, hindi ka ininaw, inunawa ka, alam ko dumadaan ka lang sa panahon kabanaan. Nag-i-explore ka lang. Born Adventist ka, kaya gusto mong maranasan. Alam nyo yun, gusto mong maranasan. Ngayon naranasan mo na, alam mo na na hindi mabuti. Hindi gano'n. Pero hindi tumagal. Bumalik ako dun sa dati at mas lumala. Ako po'y nagka-tricycle ng 6 na araw sa isang linggo. Linggo hanggang Biyernes. Pero ang pinag-iipunan ko, karera. Karera ng kabayo at sabong. Eh, kasarap ko naman yung pagsabong. At ako po'y sanay mag-Kristo. Eh, anyways. Nasa ganun akong sitwasyon. Hindi na ako makapag-aaral ng college sapagkat kami mahirap. Graduate na ako ng high school. Itinadhana ko na ang buhay ko. Magta-tricycle ako habang panahon. Mag-aasawa. At yun ang aking buhay. Doble kara. Hanggang dumating yung pagkakataon, merong nagtayo ng singing group yung district namin. At kung ako'y youth leader, district eh, doon sa church namin, nag-organize at nag-recruit. Sabi, ay, ikaw leader dito, sama pang pag sa choir natin. Sabi, ay, hindi naman ako sanay kumanta. Natututuhan niya. Basta na sumama ka, youth leader ka eh. Ay, hindi naman ako, eh, wala akong magawa. Di, sasama. Malaka ako. Napasok-pasumang ko ito. Pero nung tingnan ko dumating yung mga na-recruit ng mga miyembro galing sa iba't ibang iglesia, abay, may mga ganda naman. Ay, na-inspire na ako. Ay, sama na ako dyan. Oh, magaganda pala ang mga dalaga eh. Sama mo po ako. Eh, wala po rin. Salita, doon nang simula ang panibago kong why? Spiritual revival. Oh, ang practice namin every Saturday afternoon. Saturday afternoon,
iba-ibang charge ang aming pinagpapraktisan. Maghihiwalay kami alas 8, alas 9, alas 10 ng gabi. Magpapraktis lang yon. Pagka kami nakakumbida sa mga churches, sama-sama pa rin kami. Ang amin pong presidente ay halos magkakaedad kami. Mga kabataan, talumbata. Ako noon ay 17 years old. Yung kinakamatanda sa amin ay mga 22, 24. Yung aming presidente, janitor. Janitor siya ng elementary school. Ang mga miyembro namin, mga college student, ako out of school. Yung iba, nag-uumpis ang magtrabaho, ang hamutan sa banko. So, magkakaibang pinanggalingan is social, ano? Ako yung niyang-hiya. Kasi, dalawa lang pantango ko eh. Pinagsasalit ko lang yung dalit ko pag Sabado. Ngayon, di ba, sa Sabado yung isa. Pero paikot-ikot yun. Kagaganda ng dalaga. Baka maharatan ito, ito ang damit ko ah. Alam niyo? Challenge. At saka ako ganun ng ganun. Kasi, pawisin ako. Wala naman ako deodorant. Alam niyo? Pero alam niyo mga kapatid, tumagal ako doon nang hanggang ako ay mag-24 at nakapag-asawa. Hanggang maging dalawa na yung anak namin, nandun pa rin ako sa singing group. At hanggang ako ay naging presidente ng singing group na yun. Alam niyo ang nag-torture sa akin? Yung singing. Kasi na-feel ko na member nila ko as a family. Kahit na dalawa lang ang set ng gabi ko, sila magaganda. Nakita na naman yung misis ko eh. Ako. Hindi mo ma-feel na out of place ka. Kasi yung pagmamahal nila sa'yo, pag unawa nila sa'yo, gano'n na lang. Yung aming presidente, janitor. Janitor, pero napakabusay na leader. Damang-dama mo na mahal ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka ibibitin. Hindi ka iiwan sa ere. Nakita ko yung leadership na yun. At nung ako'y kanilang i-elect ng presidente, umalis na yung janitor na presidente namin, nakapag-abroad, nag-USTV, walang papalit, ako i-elect. Ginaya ko yung kanyang leadership na theory. Ang aming pong mga miyembro ay katulad ko ng mga nabubuhay ng global life. Pero alam nyo, dahil dun sa group na yun, tumibay ako sa pananampalataya. Nagpo-concert po kami sa iba-ibang mga church. Isinishare namin yung buhay namin na Dr. Cara. Yung mga kapatid, naghahagulgulan. Kasi, nadama namin kung gaano ang biyaya ng Diyos. Kahit ano ka pala, ano pinagalingan mo, gaano ka sa mga pinagalingan mo, kung susunod ka, lalapit ka sa kanya, tatanggapin ka. Ministry ko na rin po ngayon yung singing group na yun. Hanggang ako'y nakapag-asawa, ultimately, sabi ng aking mga aming pag nagte-testimony, sabi niya, mahusay ka magsalita. Sabi niya, pwede ka parang pastor eh. Kaya ako po ay nagpastor. Sila din ang nag-torture sa aking interest. Kaya po ako nandito. Dahil mayroong care group. Hindi care group ang tawag doon. Singing group. Pero yun ang nag-care sa akin. Alam niyo mga kapatid, mahirap ang buhay papunta sa langit. Makiro. Tama hindi? Kailangan natin ng isa. We can never make it to heaven alone. We need each other. Ang kwento ko, kwento para sa kabataan. Pero alam ko, maraming mga hindi kabataan kailangan din ng just recently. Ito lang Hulyo. Ako po at ang aming pamilya ay dumaan sa malalim na pagsubok. Ito yung confidentiality ito. Meron akong permiso na gamitin ilustrasyon pero hindi yung detalye. Alam niya na kung sino ang santo, yung milagro, huwag niya na malaman.
Pero dumaan po kami yung pamilya sa napakalaking pagsubo. Tatanong nyo, gaano kalaki? Sister Jade, ang sabi ko dun sa pagsubo ko, I have been to hell and back. Alam niyo, sa bigat ng problema ko, parang nakakuha akong nakarating sa langit at nakabalik. Ay, nakarating sa impyerno at nakabalik. Ganun po malaki yung problema. Eh ako'y vice president na dito sa CSF. Kung wala po akong templo, eh, hindi na ako, wala na ako dito sa inyo. Harapan. Pero dahil meron akong templo na umaalalay sa akin, nagpapayo sa akin, nagpipray para sa aming problema, dumamay at tumulong, nandito pa rin po. Eh, buhay sila. Ang aking po mga director at mga officer sa Cavite Satellite Team, kayo po. Ang kanilang mga panalangin, ang fasting, Sister Jade, ay siya pong nag-sustain sa akin at sa aming family. Kaya nandito po. Kaya sabihin ninyo, pastor ka, vice president ka, kailangan mo Pedro, kailangan. Hindi tayo makakaraming sa langit ng mga. We need his heart. Kaya po, yun lang natin gusto iparating sa inyo mga kapatid. As leaders of Pedro sa mga iglesia, you will be an inspiration. Kayo ay magiging matibay na saligan ng mga kapatid na dadanas ng mga kapatid na nangangailangan ng mag-aalala. Kailangan po natin ng isa't isa. At sapagkat nandito na din lang kayo, you are committed. Ang ipapakiusap ko na lang po sa inyo, samahan niyo po kami sa CSO. Andito si Sister Jake. Pwede ba tumayo ka si Sister Jake? Nasamahan mo ko dito. Pastor Barcoma. Samahan niyo po kami. Pastor Ben, ligang ako. Pastor Manny. Pastor Gilbert. Pastor Pabito. Yung wala dito ay ating didisiplinahin. Yung hindi nagpaala. Alam niyo, ako po kasi ay practical at saka po pragmatic. Kinakanya ko na yung naranasan ko maaaring maranasan. At sa akin pong karanasan, I cannot make it alone to it. I need this group. Ayun po mga kapatid, kailangan po kayo ng mga kapatid. Kailangan ma-organize na natin ang ating mga kapatiran dito sa kapatid. In such a way na matitiyak natin na lahat ng mga kapatid, bata o matanda, mapapangalagahan at mapapangasiwahan. Kaya po humihiling ako ng inyong suporta. Ito po ay ipromote natin at isagawa natin sa ating mga iglesia. Kapag ka ating pong alagaan at nadisipulo ang ating mga iglesia. Mga kapatid, yung baptism, automatic lang yun. Susunod na yun. Susunod lang yun. Ang mahalaga, maayos muna natin ang ating mga pangalaga. Ma-feel na mga kapatid, it's worth it to join the Seventh-day Adventist. Masayang maging Adventista. Dito walang iwanan, gamayan, tulungan. Sasama ko rin sana. Kung sa inyong sumama, tumayo lang kayo. Salamat po. Pero nagbigay po ang aking lakas ng loob.